Teacher Grace, and welcome to another Bible Story! Alam ko na excited na kayo, pagkat ngayong araw ay makakakinig muli tayo ng kwento patungkol kay Jesus mula lamang sa Biblia. Narito muli si Teacher Grace upang ipahayag sa inyo kung gaano kagaling ang ating Panginoong Jesus. At ito ay mababasa natin sa lahat ng bahagi ng ating Bible. Kung ngayon ay kabilang kayo sa ating VBS, Zero Mesa, Wildlife, ngayon ay welcome sa ating Day 2. Sa Day 2 na ito mga bata, meron akong hatid na kwento na tiyak ay kapupulutan natin ng aral at mas lalo tayong mapapamahal at mapapainlove sa ating Panginoong Jesus. O siya, ready na ba kayo sa ating kwentuhan ngayong araw? Kung ganon, ano nga ulit ang ating tatlong paalala? Naaalala niyo pa ba? Unang paalala, ito ay ang... Mag-focus! Focus ha? Pangalawa, ito ay ang mag-participate kung kinakailangan. Pangatlo at pinaka-importante sa lahat. Sabay-sabay nga tayo sabihin ito. Ito ay ang magbasa ng Biblia. Tama kayo mga bata. Pagkatapos ng ating kwentuhan ha, tandaan, yayain si mama, si papa, si ate, si kuya, si tito, si lola at kung sino man na pwede niyo makasama sa bahay, nasasamahan kayong magbasa ng Bible at hanapin kung saan matatagpuan ang kwento natin ngayong araw. Oh, excited na ba kayo, kids? Ako'y excited na rin. Kaso, saan ba dyan ko? Mga bata, naranasan nyo na rin bang sumakit ang tiyan nyo ng sobra? Grabe, no? Parang, parang namimilipit tayo sa sobrang sakit. Unting oras pa lang ay minsan iniiyak na natin ito. Hindi naman kaya kapag umabot pa ng isa, dalawa o tatlong araw, ay parang hindi talaga na natin kaya at labis na tayong nangihina. Sino naman sa inyo yung naranasan ng tumagal ng sobrang haba sa ospital dahil sa matinding karamdaman? Taas nga ang kamay? Grabe, no? Ang hirap talaga kapag tayo ay nagkakaroon ng sakit. Tayo ay nanghihina at grabe yung bigat na ating nararamdaman. Isa na hindi natin maipaliwanag. Mga bata, alam niyo ba, doon din sa Biblia ay maraming mga tao ang may iba't ibang karamdaman na napagaling ng ating Panginoong Jesus. Matatagpuan ang kwento natin ngayong araw sa Mark chapter 5, verse 21 hanggang 43. Ready na ba kayo? Kung ganon, simulan na natin ang ating kwento. Ang pamagat ng ating kwento ngayong araw ay pinagaling ni Jesus, ang anak ni Jairus, at ang babaeng tinudugo. Noong unang panahon noon sa Biblia, ay kilalang kilala na si Jesus sa iba't ibang baryo, iba't ibang dako, dahil sa kanyang pagpapagaling, pagpapalayas ng mga masasamang espiritu sa katawan ng tao, at iba't ibang milagro na kanyang ginagawa. Kaya naman isang araw mga bata, habang siya'y nasa bangka pa lamang, ay marami ng tao ang nag-aabang sa kanyang pagdating. At isa na nga dito ang isang pinuno ng sinagoga na ang pangalan ay Jairus. Si Jairus mga bata ay isa ring ama. Nang mabalitaan niyang darating ang Panginoong Jesus sa kanilang lungsod, inabangan niya si Jesus. At nang makita niya na ito, dali-dali siyang tumakbo at nagpatira pa. At nagmakaawa kay Jesus. Ganito ang kanyang sinabi. Nag-aagaw
nakikiusap ako. Sumama po kayo sa akin. Ibatong niyo po ang inyong kamay sa kanya upang siya'y gumaling. Pagkasabi ni Jairus nito, sumama si Jesus sa kanya. Habang sila'y naglalakad mga bata patungo sa tahanan ni Jairus, grabe ang siksikan ng mga tao. Magkabilang panig. Talagang marami ang nais makakita sa mga gagawin pa ni Jesus. At isa na rin sa nakikipagsiksikan sa mga oras na yon ay ang isang babae na may labis na karamdaman. Ang babaeng ito mga bata ay 12 years nang dinudugo. 12 taon nang walang tigil ang pag-agos ng kanyang dugo sa kanyang katawan. Pumunta na siya sa doktor, espesyalista. Ngunit kahit isa ay walang nakapagpagaling sa kanya. Naubos na rin ang lahat ng kanyang mga ari-arian o pera. Nagastos niya na ang lahat. Ngunit wala pa rin nakapagpagaling sa kanya. Bagkus ay lumala pa nga ang kanyang karamdaman. Kaya naman, nang mabalitaan din ng babae ang patungkol kay Jesus, siya'y nakipagsiksigan. Talagang pinilit niyang mapalapit kay Jesus. Gumapang at sinikap na mahawakan ang laylayan ng damit ni Jesus. Pagkat kanyang sinabi sa kanyang sarili ay ganito, mahawakan ko lamang. Mahawakan ko lamang ang kanyang damit. Gagaling na ako. Gagaling ako. Grabe mga bata. Sobrang desperado talaga ang babae na to na gumaling. Sinubukan na niya ang napakadaming mga bagay. Ngunit, labis din ang kanyang paniniwala na si Jesus ang makapagpapagaling sa kanya. At nang mangyari nga na mahawakan ng babae ang laylayan na damit ni Jesus, pagkahawak nito, biglang tumigil ang pag-agos ng dugo sa kanyang katawan. Siya ay gumaling! Pagkagaling ng babae, naramdaman din ni Jesus na may kapangyarihan na lumabas din sa kanya. Kaya naman, lumingon-lingon si Jesus at sinabing, sino ang humawak sa aking damit? ang daming mga tao noong mga panahon na yun, mga bata. Siksikan pa nga, hindi ba? Kaya naman sabi ng kanyang mga alagad ay ganito. Ah, guro! Nakikita niyo pong napakadaming tao at nagsisiksikan pa nga. Hindi na po natin malalaman kung sino po ang humawak ng inyong damit. Bakit pa po natin ito itatanong? Ngunit, nagpatuloy pa rin si Jesus sa paghahanap. Palingon-lingon upang makita kung sino ang humawak sa kanyang damit at gumaling. Dahil alam ng babae na siya ang hinahanap ni Jesus. Nanginig siya sa takot at kinakabahang nagpatira pa at inamin kay Jesus ang nangyari. Takot ang babae. Sinabi niya ang kagalingan na kanyang naranasan mula nung mahawakan niya ang laylayan ng damit ni Jesus. Kaya naman, ito ang sinabi ni Jesus sa kanya. Anak, pinagaling ka ng iyong pananampalataya. Uwi ka na at ipanatag mo ang iyong kalooban. Ikaw ay magaling na. Wow! Grabe mga bata! Ngunit, habang nagsasalita si Jesus, ay dumating
ang ilang mga alagad ni Jairus at sinabi sa kanya ang ganito. Pinuno! Huwag niyo na pong abalahin ang guro! Patay na po ang inyong anak. Oh no, mga bata! Patay na daw yung anak ni Jairus! Ngunit, hindi pinansin ni Jesus ang sinabi na ito ng mga alipin ni Jairus. Magkusay sinabi niya kay Jairus ay ganito, huwag kang matakot. Manampalataya ka lamang. Pagkasabi nito mga bata, hindi na pinayagan ni Jesus na sumama ang napakadaming tao sa kanila papunta sa tahanan ni Jairus, maliban kay Pedro, Juan at Santiago. Pagkadating nila sa tahanan ni Jairus, nakita ni Jesus at ng kanyang tatlong alagad na nagsisipag-iyakan ang napakadaming tao. Nagluluksa na sa pagkamatay ng batang babae. Ngunit ganito ang sinabi ni Jesus sa kanila. Bakit kayo nagkakagulo at nag-iiyakan? Hindi patay ang bata. Siya'y natutulog lamang. Dahil sa sinabi nito ni Jesus, nagsipagtawanan ang mga tao. Subalit, pinalabas niya ang lahat. At ang naiwan na lang sa tahanan ay sina Pedro, Santiago at Juan at ang mga magulang ng bata. Pagkatapos ay hinawakan ni Jesus sa kamay ang batang babae at sinabi ang ganito, Talita kumi, na ang ibig sabihin ay ineng, bumangon ka. Pagkasabi nga nito mga bata, ay bumangon nga ang batang babae. Siya ay 12 years old na noong mga panahong iyon. Bumangon ang batang babae at binili ni Jesus sa kanyang mga magulang na siya'y pakainin at painumin ng tubig. Purihin ang Panginoon! Dito na nagtatapos ang ating kwento. O mga bata, grabe no? Wala talagang imposible sa ating Panginoong Jesus. Sa mata ng mga espesyalista at doktor, wala nang pag-asa yung babaeng dinudugo for 12 years. Sa mata ng mga taong nagluluksa sa tahanan ni Jairus, patay na ang 12 years old na babae na anak ni Jairus. At hindi na ito mabubuhay pa. Ngunit, dahil sa pananampalataya ng babaeng dinudugo at sa pananampalataya rin ni Jairus, nabuhay at gumaling sila. Merong kagalingan at may pag-asa sa paniniwala at pananampalataya sa ating Panginoong Jesus, mga bata. Wala nangang iba pa ang makapagbibigay sa atin ng labis na kagalingan kundi ang ating Panginoong Jesus lamang. Oh kids, alam niyo ba na hindi lang physical sickness ang kayang pagalingin ng ating Panginoong Jesus? Oo! Tayo rin mga bata ay merong likas na karamdaman ng kasalanan. Ito yung mga kasalanan na likas nating nagagawa dahil sa ating pagiging tao. Ngunit mga bata, dahil kay Jesus, mayroon tayong kaligtasan, pag-asa at kagalingan. Oo! Nang mapako si Jesus sa krus ng Kalbaryo, tayong lahat mga bata ay nagbigyan ng pag-asa. Inako ni Jesus ang ating mga kasalanan. Kaya naman, ang sino mang sumampalataya sa Kanya ay maliligtas. Oo! Naniniwala ba kayo sa ating Panginoong Jesus? Magsabi nga na malakas na Amen! Praise God! Tama mga bata, ang pananampalataya, ang paniniwala natin kay Jesus ay magbibigay din sa atin ng kagalingan at kaligtasan.
Yan ang ilang mga lesson na matututunan natin sa ating kwento ngayong araw. Pwede niyo yung ibahagi sa inyong mama at papa. O sa tuwing kayo ay may karamdaman, maaari tayong humiling at malampalataya kay Jesus na tayo ay Kanyang paggagalingin. Imposible man sa mata ng ibang tao, kay Jesus, walang imposible! O mga bata, ready na ba kayo sa ating memory verse for today? Kung ganon, ang ating memory verse ngayong araw ay matatagpuan sa Mark chapter 5 verse 36. Ngunit nang marinig ito ni Jesus, sinabi niya kay Jairo, "Huwag kang matakot, manampalataya ka lamang." Mark chapter 5 verse 36. Ngunit nang marinig ito ni Jesus, sinabi niya kay Jairo, "Huwag kang matakot, manampalataya ka lamang." Oh, kabisaduhin yan mga bata, huwag matakot at manampalataya lamang tayo. Ngayon ay dumako naman tayo sa ating question and answer. Ready na ba kayo? Unang katanungan. Ano ang pangalan ng ama at pinuno rin ng sinagoga na humiling kay Jesus na pagalingin ang kanyang anak? A. Jonathan. B. Jaira. C. Jairus. Kung ang inyong sagot ay letter C, kayo ay tama. Halang ay Jairus. Pangalawang katanungan. Saan matatagpuan sa Biblia ang kwento natin ngayong araw? A. Mark chapter 5. B. Matthew chapter 5. C. Malachi chapter 5. Kung ang inyong sagot ay letter A, kayo ay tama! Mark chapter 5, matatagpuan ang ating kwento ngayong araw. Pangatlong katanungan. Ano ang ibig sabihin ng sinabi ni Jesus sa batang babae na Talita Kumi? O Talita Kum sa ibang version sa Bible. A. Ineng, bumangon ka? B. Ineng, magaling ka na? O C. Ineng, kumain ka na? Kung ang inyong sagot ay letter A, kayo ay tama! Letter A, ineng, bumangon ka, ang ibig sabihin ng Talita Kumi. Ayan mga bata, labis akong nagpapasalamat sa Panginoon sa pagkakataon na tayo ay muling makapagkwentuhan matungkol sa Kanya na matatagpuan sa Biblia. Ngayon ay dadako na tayo sa ating closing prayer. Let's bow down our heads and close our eyes. Panginoong Jesus, maraming salamat po sa oras na to na binigay niyo po sa amin upang kami po ay makapag-aral patungkol sa iyong salita. Salamat Panginoon sa aming natutunan na sa pamamagitan ng pananampalataya at paniniwala sa inyo, Panginoong Jesus, ay may kagalingan at may pag-asa rin po kaming mapanghahawakan. Salamat po Panginoon sa lahat ng pagpapala, biyaya at proteksyon niyo po sa amin at sa aming pamilya. Dalangin po namin sa oras na to, Lord, ang kagalingan din po sa lahat ng may mga karamdaman at comfort sa lahat ng mga nangangailangan nito. Salamat po sa aming teachers, salamat po sa aming pastors at sa aming mga kaibigan na kasama po naming nakikinig, gayon din po sa aming mga magulang. Pinupuri ka po namin, Panginoon, at sa iyo lamang mataas na papuri at pagsamba. In Jesus' name we pray, Amen! Maraming salamat po mga teachers at mga bata, ganun din sa mga magulang. Magkita-kita tayo muli sa mga susunod nating kwentuhan. At laging tandaan,
Jesus is our hero! Yeah! Sana ko ba? Kita-kita tayo muli! Paalam! To God be all the glory! Bye!